Meron din ba kayong mga alaga sa inyong bahay tulad ng mga aso, pusa o di kaya mga halaman? Alam nyo ba na ang mga alaga natin ay maaring makapagbigay ginhawa din sa atin at makatulong sa atin tulad ng pagsalo sa karamdaman o di kaya ay makatulong natin sa pananalangin para masolusyonan ang ating mga problema? Alamin natin ito sa vlog natin ngayon. Masayang magtipon-tipon at magdiwang, tumugtog ng kagalakan ang lahat. Papuri at parangal sa tiwatang nasa atin. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat. Saan mang panig ng mundo kayo naroon, kayo man ay nasa Hilaga, Silangan, Timog o Kanluran, o di kaya kayo ay nandito sa Pilipinas, kayo ay nasa Luzon, Visayas o Mindanao, anumang oras ninyo pinapanood ang vlog na ito, ako po ang Apo Adman ng Lunti ang Agama, Natural Divine Art Sign of Healing, and welcome to Pinoy Witch Talk. Sa araw na ito, gusto kong pag-usapan yung tungkol sa mga alaga natin sa bahay. Iba nag-aalaga ng aso, nag-aalaga ng pusa, iba rabbit, at iba naman ay mga ibon, no? Katulad ng mga manok, at iba yung tawag doon, mga lovebirds. Yung kapitbahay namin sa bahay, yung kapitbahay ng tatay ko, alam ko ang daming mga lovebirds, no? At saka yung iba naman ay kalapate. At sa pag-aalaga natin ng mga hayop na to, no, eh nag-i-invest tayo, gumagastos tayo ng malaki dahil binibigyan natin sila ng pagkain at binibigyan din natin sila ng mga gamot, no, mga vitamins para maging malusog at masigla sila. Dito sa tatay ko, no, ang daming mga manok na nakapanirahan dito at nakikita ko tuwing hapon talagang routine niya, no, umaga, tanghali, no, or kahaponan pupunta siya dito, magpapakain siya ng mga manok niya, magpapainom siya, at meron pa siyang mga pangitluging manok, no, at yung mga sisiw eh binibigyan pa din niya ng mga gamot, ng mga vitamins na hinahalo niya sa kanilang inumin. Gayun din sa mga pusa, no, sa aming pusa. Actually, yung pusa namin dito eh halos umabot na ng 13, no. Nagsimula lang siya sa isa dahil merong pusang ligaw na napadpad sa aming lugar. It was November 1, no. Gabi ng November 1 Halloween 'yon. Kami nagtirik ng kandila at pagkatirik namin ng kandila, doon na kami nakarinig ng parang miyaw, no, no, na parang umiiyak na pusa. Akala nga namin bata, sabi ko, lakay, ano to? May tiyanak na no lumabas. Pero ang ginawa nila kay pinuntahan niya dito, sumuong siya sa kadiliman at nakita nga niya ang isang baby pusa, no, isang puting. At pinangalanan namin siyang Suhe. At mula noon, feeling namin magical si Suhe. Although nagagalit si tatay sa mga pusa, ayaw niya magkaroon kami ng pusa dahil nga sinasabi na mabaho daw ang ihi niya at saka dumi niya. So, pero inilaban nila kay at inalagaan namin, no. Ngayon, dahil kay Suhe na aming pusa, dumami siya. Nagkaroon siya ng anak. At yung kanyang mga anak, nagkaroon na rin ng mga anak, no. At yun ang naging problema namin, na parang sa tuwing gagala ang mga pusang ito ay babalik buntis, at kung nabuntis naman sila ay magkakaroon na naman ng anak, darami sila. Naisip ko nga kung magkano ba ang, wala naman kasi kaming kakayahan, no? Wala naman kaming masyadong pera para ipavet, maging social yung mga pusa. Although binibilhan namin sila ng pagkain dahil hindi naman kami nagsasaing dito sa Dambana, no. Wala kaming lutuan dito. So, pag tuwing tanghali, nanginginain kami at nagkokolekta kami ng mga tira-tirang pagkain ng sa bahay ng tatay ko. At yun yung pinakakain namin. Hindi lang sa pusa, dahil meron din kaming 3 aso, no. At napansin ko is medyo mas mataas ang expenses ng pusa kesa sa pag-aalaga ng aso. Dahil yung isang sako ng pagkain ng aso, no, bali
tatlo dito at meron ako pang dalawang aso sa bahay ng tatay ko, bantay ng tatay ko, eh, one plus, no? Nasa 1.4 o 1.5. Eh, samantalang ang isang sako ng pagkain ng pusa ay nasa 2.4, no? At sila kay, masyadong ini-spoil niya ang mga pusa. Parang every 2 hours, pinakakain niya ng pinakakain ng pusa. Dahil kung hindi mo gagawin na papakain, mapapasok sila. Pasok sila ng bahay namin, ng kwarto namin, at magwawala. And lastly nga, no, parang nagalit ako kay Suhe. Dahil kasi, siya yung pinaka-special na pusa nila kay. Eh, one time, naiwan namin siya sa loob. So, I know, behave naman siya. Pero pagbalik namin, pagsilip ko ng kwarto, nakita ko doon dumimi sa mismong higaan ko. Sabi ko, Suhe, ano bang problema mo sa akin? Naging mabait ako, no? Naging mabait ako sa kanya. Yun nga, dahil kasi nga hindi natin maunawaan ang kanilang mga kilos at gawa, no? Pero sabi nila kay, merong mensahe ito para sa atin, no? Maaring binabalaan tayo ng mga alaga nating hayop na merong panganib o merong mga problema na tayo'y haharapin. Which is honestly, oo, totoo na meron nga kaming dinadala. O ako, marami akong mga dinadalang suliranin. Pero dahil sa mga alaga namin, no, eh nagkakaroon ng kagaanan. Nagkakaroon ng kagaanan ng kalooban. Although itong karaang taon, eh meron kaming tatlong asong namatay. At feeling namin na ang yung mga asong ito ay sinalo ang mga karamdaman namin. Dahil kasi nga uso ang pandemic, meron din kaming matanda. Ang tatay ko is matanda na, no, at meron din kaming pinakabata, no, mga 5 years old na bata sa bahay ng tatay ko. Eh, feeling ko na ang mga alaga naming asong namatay eh sinalo ang mga problema namin. And honestly, kung titingnan natin sa kasaysayan ng mundo, lalo na sa ating bansa, ginagamit din natin ang mga hayop sa mga ritual, no? Ang modern wicca ay merong mga familiars, parang accompanying o sumasama sa kanila sa mga ritual, na parang dagdag energy sila during the ritual. And honestly, ganun din yung ginagawa namin nila kay, na hindi namin siya, okay, circle casting tayo, hindi naman makakasama yung mga pusa sa ganung bagay. Pero ang ginagawa nila kay, no, binibaby, pinipet niya yung mga hayop katulad ng pusa at binubulungan niya ng dasal, no? So parang ang nakita namin na mabilis mag-response ay si Suhe, yung pusa, no, na kung ano man ang hilingin mo kay Suhe, no, ay ibinibigay niya. Dahil kasi binabribe din nila kay na pag binigyan mo ako ng ganitong client, bibilang kita ng pagkain, no? At nakikinabang yung mga anak. Yun nga lang, parang di ko alam, sabi ko kay Lakay, Lakay, bakit si Suhe lang ang na-train mo? At yung mga anak, dapat 13, kung marami sila at lahat sila, eh magdadasalan natin, ibibaby natin, eh lahat sila, yung powers nila, eh mas doble-doble, 13 times compared sa isang pusa, no? At yun nga, no, nagiging way sila para maging magaan ang buhay natin. Dahil kasi meron tayong napagsasabihan. Kung tayo'y nahihiya na makipag-usap sa mga tao, no, ang mga alaga nating ito na mga aso at pusa ay nagiging tawag dito, parang nagiging tools na rin, no, nagiging kasangkapan na rin para maibulong natin ang ating saloobin. Kasi nararamdaman natin na nauunawaan din tayo ng ating mga alagang hayop. At hindi lamang mga hayop, no. Ngayon na uso yung mga plantito and plantita at mga tao is naging addict na rin sa pagbili at pagkolekta ng mga halaman, no. Sana hindi lang display niyo ginagawa 'to, no. Pero makita niyo rin na yung bawat halaman na inyong binili ay meron talagang buhay at nakakaunawa na nabubulungan niyo. Dahil meron din ako na mga halaman na itinanim doon sa Dambana, no. At napansin ko na meron akong isang tanim, sige na nga, sabihin ko, yung sili, nanlata siya. Ilang beses ko siyang hinahabol na ma-revive, and every now and then, parang
Okay, unang araw hindi ko alam eh kung ano nangyari. Bigla na lang pagka umaga nakita ko malusog siya. Bandang paghapon eh kumulubot siya at sumuko siya. No, so nag-alala ako noon. So ginamot natin siya, binigyan ko ng pagkain, linagyan ko ng isang tip kasi para kung merong negativity na na-absorb si halaman, ginagawa ko, tinutusukan ko yung lupa ng palito ng posporo. Yung pinaka may red niya, no? Phosphorus. Isang tulong din siya na magkaroon ng nutrients yung lupa. At kung ano mang karamdaman niya, eh, babalik siya, bumalik siya. Pero every now and then is ganun. Hanggang ngayon, medyo malungkot siya. And I am still reviving yung sili na yan. Although sili lang yan, pwede naman akong bumili sa palengke, no? But on my part is, I'm giving life kasi sa mga halaman as they also give back to me, no? Alam natin na ang mga halaman, katulad itong puno na nasa likod ko, ito ay puno ng kakao. And sooner, meron nang aanihin ang tatay ko dito, no? At pag naanihan, ay meron kaming iinumin, no? Meron kaming iinumin na masarap na tablia kakao, tsokolate, no? At alam natin na yun ang naidudulot ng mga halaman. Bukod sa pagkain at prutas, eh pinifilter out din niya ang mga hangin na hinihinga natin. Sa mga aso at sa mga alaga nating pusa ay hindi ko masyadong na-appreciate kasi sa totoo lang. Pero ganun pa man, no, ay nakikita mo kung masaya sila, kung naglalambing sila, parang nararamdaman mo na meron din nagmamahal sa iyo. No, it will add the favor na kung feeling mo hindi ka minamahal, mararamdaman mo sa kanila, mararamdaman mo sa mga hayop, no? Katulad nito, ilang araw na tayong nagbablog, yung mga ibon na ito eh paikot-ikot din sa atin, no? Hindi ko lang maipakita sa inyo kung pwede silang mag-say hi or hello, but they are with me. So as those chickens and everything, no, natutuwa ako dahil kasi parang tinatanggap nila tayo sa kanilang environment. And we are part talaga. Nagiging part tayo ng environment. Yun lang nakakalungkot kasi pag sa lugar natin, hindi natin sila masyadong ma-accommodate. Hindi rin natin sila ma-welcome sa ating lugar, no? At lalo na sa mga negosyante na gusto magpatal ng bagong bahay. Pag nakita nila may mga puno, ang gagawin nila, papuputol nila mga puno. And lately, meron naman isang malaking puno na putol dito. Dahil ipapaayos nila ang kanilang bahay, i-extend nila ang bahay, at kinuha nila ang lugar ng para sa puno. Ang alam ko dati is protected ang bawat puno dapat eh. At nakarinig ako yung mga coconut trees, no? Kaya nagkaroon ng Philippine Coconut Authority na ang bawat puno ng niyog ay protektado ng batas na kailangan ipaalam mo sa gobyerno bago ka putulin. O gayon din ang mga mangga at iba pang mga puno na tumutubo sa ating lupain. Ang nakakalungkot lang kasi, no, nung pinutol ang puno ng mangga sa tapat ng bahay ng tatay ko, puno ng kaymito at puno ng abokado, itila naging maalinsangan na, no? Hindi na katulad dati o katulad dito sa atin na merong lilim na pwede kang tumambay, pwede kang magmuni-muni, pwede kang huminga. And honestly, kung meron kang respiratory condition na nahihirapan ka, you go to these places, to these shaded places, and let nature heal us, no? Kumbaga sa pamagitan yung mga oxygen na rinirelease ng mga halaman na ito, eh talagang direktang malanghap mo. At ganyan din eh yung mga lason, mga carbon dioxide na nasa katawan mo, eh ibigay mo naman sa kanila. And that is the good thing, no? Parang kung ano yung nakakasama sa kanila or yung mga produce nila, yun yung natatanggap natin. At kung ano man yung nakakasama sa atin, ina-absorb nila. So parang nagkakaroon ng CPR, no? Parang ano yun, cardiopulmonary resuscitation, na ano yung binubuga mo, eh kanila namang nilalanghap, at ano man yung ibinubunga nila, eh sa'yo naman pumapasok. At ganon din ang relationship natin, dapat din sa ating mga alagang hayop, na give and take. Kaya sa amin nilalakay, no, naging practice namin na
especially ito ay natututunan ko kay Lakay. Si Lakay talaga ang magaling dito, na parang nagiging compassionate siya sa mga hayop. At sabi niya na iba kasi pagka ang mga hayop ay nagmahal, unconditional, compared sa tao, gagamitin lang tayo, no? Merong mga kondisyon at papaasahin tayo. But sa mga hayop, at least alam mo, ang mga pusa, sa pusa naman, no, parang maglalambing sila sa kung kailan nila gusto, but they will know who you are, no? Meron silang sariling isipan, no? Meron silang sariling isipan na hindi mo sila kayang pasunurin. Yung aso naman ay natuturuan kung paano lumapit, sumunod, diba, mag-play dead, sit or stand, etc., etc. But they know who we are and they love us unconditionally. Kaya sana ang focus ng panalangin natin ngayon ay hindi lamang para sa mga tao, kundi sa mga hayop, no? Sa mga hayop na not only domesticated animals, pati na rin sa mga hayop na agricultural, at yun din sa mga hayop na endangered na rin. Dahil marami pa rin na nagsasagawa sa ngalan ng relihiyon na gumagamit ng mga hayop, no, sa pagkatay ng mga hayop, no. Katulad nga ng nasabi ko, nasabi ko yung pamamaraan namin ni Lakay, na binubulungan lang namin yung mga hayop pag gumagawa ng kahilingan. Pero nung unang panahon, meron pa rin tayong mga katutubo na gumagamit ng hayop at pinapatay nila to at nagpapadugo sila para lang basbasan ang lugar, ang lunan, no. Para gagamitin din sa pagtatawas or pag-divine. And that is kasi yung sinaunang pamamaraan natin, no, ang pagkakatay ng manok, baboy, aso, kalabaw, kabayo, or whatever na hayop. Pag pinadugo yon, ipinakakain sa bulol, at yung laman loob ay binabasa at tinitingnan kung ano ang magiging kapalaran mo. At iba, ginagamit din ang mga bagay-bagay na yon, katulad ng mga manok, parang scapegoat na i-absorb ng mga hayop, no, sa pamagitan ng ritual ang lahat ng mga sakit mo, lahat ng kamalasan mo, at inililipat mo yung process of transference, inililipat mo sa hayop yung karamdaman at pinapadugo mo, no. At yung dugo kasi ipinapakain yon sa mga espiritu, no, sa mga demonyo usually. Parang kabayaran yon sa mga demonyo or sa mga engkanto para hindi ka nagambalain, no, hindi ka nagambalain. At hindi lang tayo mga Pilipino ang nagpa-practice noon, pati rin naman sa iba, sa Southeast Asian countries, no, like sa Indonesia at sa Thailand, meron silang mga templo, no, tatlong bahagdan ng kanilang templo ay binibigyan nila ng alay, yung sa lupa, yung sa main altar, at nagpapausok sila para yung lower gods, middle god, at yung upper gods ay kanilang ma-please. Tayo, nagpapadugo tayo, ito ay para sa mga engkanto, pagkain sa mga engkanto, o kabayaran natin sa mga engkanto, para hindi tayo gambalain. O di kaya kung kayo man ay nausog, diba, or nabate, or nakagambala sa spiritual na mundo, eh, inaatangan natin para mabayaran natin kung ano man yung nasira natin sa kanilang kaharian. Pero yun nga po, no, balik tayo sa tuon ng ating panalangin, na sana ay hindi lamang sa tao, no, ang maging pakinabang na magiging tuon ng paglilingkod ng ating bagong pinuno ng bayan, kundi isipin din niya na meron na ibang nilalang tulad ng mga hayop, tulad din ng mga halaman, mga kabundukan at karagatan, at even sa himpapawid, no, na magkaroon ng kapangyarihan ang ating pinuno sa pangalagaan ang kabuuan ng ating bayan. So tayo manalangin. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin sa buong sa simbahan. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin sa buong sa simbahan. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin sa buong sa simbahan. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin sa buong sa simbahan. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin sa buong sa simbahan. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin sa buong sa simbahan.
lahat at parangal sa kanilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sansibuhay. Ito lahat at parangal sa kanilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sansibuhay. Ito lahat at parangal sa kanilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sansibuhay. Hangin ay umihip sa silanganan. Hatid ay kaaliwan sa lahat ng nilalang na nalulumbad. Pinapawid ang luha ng kapighatian. Dala ay pag-asa sa buong sanlibutan. Apoy ng kapayapaan, liwanag ng sanlibutan. Pawiin ang kadiliman at kaguluhan. Pagningasin ang aming liwanag sa aming buhay. Dalisay na tubig, linisin ang aming karumihan. Kagalingan at kaginhawaan ay hatid. Pudyat ng kaularan sa aming ang lupang mapagkalinga sa iyo kami ay sumasamok. Sa inyong pinagpalang isip, kami sa iyo ay nananahan. Inang mapagmahal, pagbalain ang aming lupang tinubukan. Pilipinas kong bayan, sa iyo ay aming inaalay. Pag-asa, pag-ibig, kapayapaan at pangyarihan sa Pilipinas kong mahal, nawa kami sa iyo. Makilang may abi, Panginoong may kapal, hari ng aming buhay at kaluluwa. Ipapasalamat kami sa pagkakataon na pinagkaloob niya sa amin sa panibagong araw ng buhay, na kami magpatuloy na mabuhay at kampanan ang aming tulungin at luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa karunungan na iyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa mga kasama na iyong pinagkaloob sa amin, sa mga kaibigan at sa mga gabay na lagi niyong na lagi nagbabantay sa amin. Maraming salamat sa aming mga magulang at kapatid na sumasama sa amin. Kinikilala po namin ang mga ito bilang bahagi ng aming buhay, ang aming kapwa o kaputol ng aming kaluluwa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga halaman, sa mga puno at bulaklak, sa mga gulay na iyong pinagkakaloob sa amin, na siyang una sa mga nilikha ninyo. Ganon din sa mga hayop, sa mga aso, pusa, at sa iba pa na mga may apat na paa, na may dalawang paa at pakpak, may kalisig. Na sa pamagitan nila ay pinahihintulutan nyo na kami ay magkaroon ng makakain sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinahihintulutan nyo po ang mga alaga na ito na aming taglay na kasama sa buhay, eh saluhin ang mga suliranin na aming pinaranas. Maraming salamat sa mga pag-aalay nila ng kanilang buhay upang kami ay masagip sa aming mga suliranin. Panginoon, ibinadalangin namin sa darating na halala na inyong italaga ang mga tao na tunay na magmamalasakit sa bawat isa, hindi lamang sa mga taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa, kundi maging sa lupa na rin at sa lahat ng nilalang na nabubuhay. Panginoon, pangalagaan niyo po kami. Ingatan niyo po kami. Ipagtanggol niyo po kami laban sa mga mananakop hindi lamang ng kapangyarihan ng lupain, kundi maging sa mananakop ng mga kaluluwa upang kami ibunin at ikaw sa landas. Patuloy niyo pong pagmumuhin ang bawat isa at nawa ang bawat mag-isa nito ay maging tanglaw na sanlibutan upang ang landas na aming tatahakin ay maging maliwanag. Maraming salamat, Panginoon. Walahat at parangal ay sumayo. Mayari na pag-asa. Paalam!